Ipakita ko sa inyo mga kabanatay. Ito ay interview ni Senador Bato de la Rosa ngayong umaga kay Pinky Wave, kung saan itong si Bato de la Rosa tila hinihikayat si Pangulong Duterte na tumakbo ng pagka-senador. At saka umaasa siya na papalitan pa rin siya ni Mayor Inday Sara sa darating na November 15. So ilang araw na lang. Ano ngayon? Dos. So mayroon pa siyang 13 days na natitira para matupad yung pangarap niya na mapalitan siya ng pagka-presidente. At marami siyang speculation dito, no? Talagang makikita mo dito mga kabanat na gusto nilang tumakbo si President Duterte sa pagka, di ba, nakaraan vice presidente. So ngayon na gusto naman nila maging senador si President Duterte. At ang balak pa ni Congressman Senador Bato de la Rosa, kapag nanalo si President Duterte sa pagka senador, ay gusto niya maging Senate President agad ito, o kaya maging Senate President ito para masecurean niya yung gawain ng taong bayan. Ba, iwan ko lang ha, kung totoo, baka ayun ang kumusga dito mga kabanat, yung kanyong speculation o conclusion nyo about sa mga pananaw ni Senador Bato de la Rosa dito sa pagtakbo ni President Duterte. So mga kabanat, itong video na ito credit to CNN Philippines, nirimove ko lang yung background. So panoorin nyo ito mga kabanat. Now Bato de la Rosa, Senator Bato, welcome to The Source. This is Pinky, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Pinky, at sa ating mga televiewers. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning to you, sir. So, you want to meet with President Rodrigo Duterte, sir. Meron na ho bang date for this? Have you reached out to him or to his office to set this meeting with him? So far, wala pa, Pinky, no? But before November 15, sigurado ako mag-uusap kami para mapag-usapan yung aming strategy kung paano gawin ito. Okay, what is really the agenda, Senator Bato? Why do you want to meet with the President? Ano hong gusto niyong sabihin at alamin sa kanya? Dali lang yan. Napinkin, no? Ito tungkol about running, about the campaign. Ito, pangunahan ko lang mga kabanat. Sabi, sasabihin niya siguro kay President Duterte. President Duterte, Hikayatin mo na si Mayor Inday Sara na matumakpalitan ako, kasi hindi naman talaga ako desidido dito eh. Wala akong kabalak-balak dito na tumakbo ng pagkapangulo. Pinilit lang kasi ako ni Kuse. Yun siguro ang sasabihin niya. So yun, ituloy ko na itong mga kabanat. Everything, pag-usapan namin dapat. Okay, but ano po siguro would be priority? Yun po bang, would you want the President to reconsider running for Vice President, or would you want President Rodrigo Duterte, you want to push him and convince him to run for the Senate? Ano ho kaya dun sa dalawang mas matimbang? Depende sa kanya kung anong gugustuhin niya. Pero based on the declarations coming from our party president, no, Secretary Cusi, he intimated na we are going to convince President Duterte to run as a senator this coming election. So I am fully supportive of that, at alam ko pag siya'y nanalo bilang senador ay malaking chance na pwede natin siya gawing Senate President, and that would be a very good development sa ating Senado. But what would be your priority personally? I understand, of course, sabi nga ni Secretary Cusi, sir, I had him last week, sabi niya, they really want to convince the President to run for the Senate. Pero kung kayo po ang tatanungin ko, mas gusto niyo ba magpalit yung kanyang, for him to change his mind and run for Vice President, o mas gugustuhin niyo po bang tumakbo na lang talaga siya sa Senado? I don't want to be misconstrued as self-serving, no? Pag sinabi ko na gustuhin kong tumakbo siya bilang senador. Dito mga kabanat, medyo comment lang ako konti. Itong mga ganitong paliwanag sa tanong na ano, parang contradiction. Sa totoo lang, si President Duterte wala nang balak tumakbo eh. Diba? Sinabi niya magre-resign na siya. Pero ito yung mga kabiniti niya, mga kabanat. Sila yung pilit ng pilit kay Pangulo eh. May either na tumakboan niya.
Kisuda tumakbo ng pagka vice presidente. Ngayon eh dahil nga do tila ayaw ni President Duterte, dito na naman sila sa senador na pinipilit. Kung realidad, walang balak si President Duterte. Pilang ulit-ulit, kaso lang nadadala siya dito sa mga ano, hanggang ngayon hindi pa nga nakapile ng kandidasi. Eh, paano tumakbo ng pagka senador yan? Hindi. Ano yan? Sinong papalitan niya? Pwede ba yon? Hindi nga nagpile ng, tapos na yung filing ng kandidasi, pwede pa pala tumakbo ng ganun. Wow. Baklase ah. Iwan ko lang kung may batas na ganun. Tapos ng kandidasi, noong October 8, ngayon, pwede pa pala tumakbo ang isang pangulo o sino-sinong gustong tumakbo sa pagka senador o ini puli position kahit tapos na yung filing ng kandidasi. Yung substitution hanggang 15, pero noong 8 kasing deadline eh. Kaya nga sinabi ni Senador Batuno ko nakaraan, kinawagan siya ni Cusi alas 3 ng hapon, eh sinabi niya hanggang alas 5 lang yung cut-off. Last day kasi ng filing ng kandidasi yun. Sabi niya alas 3 na, baka hindi ako umabot. Yun ang sinabi niya. So ngayon na hinikayat na naman nila si Pangulong Duterte yung tumakbo ng pagkasenador. Hindi ko alam eh. Kasi wala naman, hindi ko namang alam yung batas dyan patungkol sa filing ng kandidasi. Ewan ko kung paano yan. So ito, i-continue ko lang ito mga kabanat. Eh, para to secure my place dito sa being the standard bearer, kung sabihin ko naman na ipupus ko siya na tumakbo bilang vice president, meaning akyat si Senator Bunggo at si vice president, si President Duterte ang magiging vice president, then baka sabihin niyo na naduduwag ako sa labanan na ito, umaatras ako. Diyan so, talaga. Basta sabi ko sa inyo, whatever is the decision of our good president is I will abide by. Okay, so it's basically really just for President Duterte to run. Bahala na po si Pangulo kung gusto niyang i-reconsider yung VP o tumakbo siyang Senado. But surely, ang gusto niyo po, tumakbo siya. Yes, tumakbo siya. Tumakbo siya. Pero sa akin, ha, huwag naman sanang mamisinterpret ako as trying to secure my place in the in these elections, no? Mas maganda yung sinabi ni Secretary Cusi na magiging magsisenador siya. Maganda po para sa akin. Maganda ang tingin ko dyan. Opo. But you're the one who's actually said and proposed kapag tumakbo si Pangulo ng Senador, gusto niyo po maging Senate President siya. Is that correct, sir? Yes, Pinky. Gusto ko maging Senate President siya. Senator Bato, why? Bakit ho, why are you pushing for President Rodrigo Duterte if he runs for Senator to be Senate President? Bakit po? Well, maganda yung wishful thinking ba? Wishful thinking. Just in case, pinalad tayo sa Malacanang, no? Which is, hindi mo naman pwede sabihing imposible. Since tumatakbo ka, may posibilidad talaga. Just in case lang, manalo tayo doon sa Malacanang, then si Pangulong Duterte ay manalo rin bilang senador at siya magsisinid president. Napakaganda ang takbo ng ating bansa dahil magkakaroon ngayon ng magandang samahan itong two independent, two equal bodies towards one purpose, which is nation building. So, napakaganda po. Magkakaroon ng teamwork ang Senado at ang Malacanang para sa kabutihan ng ating bansa. Kaya nga sinasabi natin na ako'y tumakbo to provide continuity sa mga unfinished programs ni Pangulong Duterte. Lalo na ngayon kung siya'y magiging senador, magiging Senate President, ay walang ibang takbo ng Pilipinas kundi para sa kabutihan. Mawala na yung unnecessary politics dyan. When we talk about the Senate, sir, of course, we know that... Just very quickly, Senator Batono, because I need to go on a break. A lot of people are saying just two things on this, yung pagtakbo po ni possibility of the president running. Two things, sir. Nung nag-file po kayo ng certificate of candidacy, hindi ho ba sinabi ni Pangulo, today I announce my retirement from politics. I want you to respond to that. Siguro yung iba ho kasi nagtatanong, bakit ba pinipilit pa si Pangulo tumakbo eh sinabi na nga niya pagod na siya at gusto niya mag-retire? Well, tingnan natin kung talaga pinipilit ba siya or kagustuhan niya. Hmm? So, we better get it from the horse's mouth kung talagang gusto niya dahil
ang alam ko, gusto niya tumakbo talaga. Gusto, ang, gusto niya, pero nag-announce siya ng retirement kasi pagod na siya. Hindi ko mag-gets itong ibig sabihin ni Bato de la Rosa. Ilot ulit na sinabi ni President Duterte na pagod na siya, gusto niya na mag-retire. Nga lang, itong sa kabinete niya naman, sila yung, sige, ngal-ngal na ngal-ngal, nasasabihin, tatakbo si President Duterte, Vice President. Ngayon, sabi ni Cuse, senador, at sinusuportahan din ni Bato de la Rosa. Ngayon, sinabi niya, pag may kagustuhan ang Pangulo, parang malaboy, di ba? Alam ko. Alam mo, gusto niya mag-retire sometimes. Sometimes naman, gusto niya tumakbo. Orong bawi. Let's leave him sa kanyang choice kung ano talagang gusto niya. Parang orong bawi. Huwag natin sabihin na pinipilit natin na tumakbo si Pangulong Duterte para lumakas yung line-up ng Pilipinas laban. Ay, bakit? Wala ba kayong tiwala dyan sa mga tumatakbo na mga sa Senate slate namin? Puro man yan, mga achievers. Daming tumatakbo dyan na puro magaganda record. Look at Senator Villar. Si Secretary Villar. Ang ganda ng mga ginagawa niya. Ang dami po naming mga senador dyan na magagaling. Kahit wala si President Duterte, they will win through their own merits. And you're saying that kayo po, kung kayong tatanungin, ang inyong paniniwala personally is that the president would still rather be in politics than retire. Yes, yan ang tingin ko sa kanya dahil parang workaholic na ito si President Duterte. Gusto niya hanggang mamatay siya, nasa trabaho siya dahil ayaw niya yung idle moments niya na useless. Na walang ginagawa. Habang buhay pa siya, gusto niya i-dedicate yung kanyang remaining life sa pagsiservisyo ng ating bansa. Senator Bato, we'll be taking a short break coming up. Pag-uusapan po natin yung inyong meeting with Mayor Sara Duterte. Senator Ronald Bato de la Rosa will still be with us. Senator, let's talk about what you can share, sir. Tell us what you can share about your meeting with Mayor Sara Duterte. So ito na yun mga kabanat, no, yung part ng meeting nila ni Mayor Inday Sara na nag-a-assume siya na papalitan nga siya ni Mayor Inday Sara. Masalo parang tinignan mo kasi mga kabanat itong mga pahayag ng ni Senador Bato de la Rosa. Contradiction eh, di ba? Kasi maraming bisis sinabi ni President Duterte na ayaw niya na tumakbo. Pero ito naman yung mga kabinete niya, sila naman yung nag-uudyok eh. Di ba? Medyo sabi nga ni President Duterte, pagod na siya eh. Di ba? Sabi niya nga, kung may matino lang daw na vice presidente, ay magre-retire na siya kasi pagod na siya. So, kung big sabihin, kung ganun pala yung stilo ni President Duterte na orong solong, ay wala siyang isang salita. Di ba? Wala siya isang salita. Pag ganun. Ang isang tao na walang salita ay masama yan, ganung ano, style. So, mamaya magko-comment ako sa huli, itong sinasabi niya, marami daw achievement itong si Mark Villar, itong tumakbo ng pagka-senador. Maya, magko-comment ako dyan pagkatapos nito. Duterte Carpio. Well, Carpio, Pinky, sorry. Yun Karin lang, ni-remind ko lang siya talaga na malapit na yung November 15, should he change her mind, ay gawin na niyang maaga-aga. Yan yung advice ko sa kanya. So decidido nga siya, di ba? Decidido siya na palitan siya ni Inday Sara Duterte. Hindi siya decidido. Dapat newsan na 'to eh, di ba? Kasi hindi siya decidido na tumakbo ng pagkapangulo. Ang inaasahan niya ay papalitan siya ni Mayor Inday Sara, mga kabanat. Dito nakakita ko, umaasa siya. Baka mamaya magkakaroon ito ng ano, kasi magkaroon sila ng meeting. Maghanap ito ng papalit kasi kahit sa ang banda tingnan ko mga kabanat, ang pagtakbo ni Senador Bato de la Rosa ay hindi kusang loob, kundi mag-file ka muna kasi mayroon ipapalit sa iyo. Parang ganoon yung reason niya kaya nag-file siya ng candidacy ura-urada in last hour sa nung October 8. So ituloy ko na ito mga kabanat. Sinsa na medyo on-off yung comment ko dito. Ano mo bang pag-change ng mind ang gusto ninyong gawin ni Mayor Sara? Na tumakbo siya. Yeah. Tumakbo siya. As what? As what, sir? As president. Yeah. Okay. So yun yung in-offer ninyo. Parang, I guess, sir, just really to put it bluntly, you were still telling Mayor Sara Duterte, bukas pa,
ano ho, willing akong ano, ibigay sa iyo, you know, to withdraw para po tumakbo kayo, Mayor Sara. Is that what you said, sir, in so many words? Yes, sir. Yes, Pinky, dahil nga, sabi ko sa kanya, yung iba nga na nasa ilalim ng survey ay nagsusumigaw pa rin tumakbo. Samantalang ikaw, napakataas mo sa survey, ang laki na agwat mo doon sa susunod sa'yo, ayaw mong tumakbo. I just give her my piece of advice. You reminded her. Sir, ano pong sinagot niya sa'yo? Or what was her body language when you were saying those words to her? Wala siyang sinabi sa akin na categorically yes or no. Pero nakikita ko sa kanya mga mata na may hope. May hope pa na posible mag-challenge, mag-change. Mm-hmm. Is that so? Hindi ko pwede sabihin sa iyo yung details. Kung meron mo siya sinabi, no? Senator Bato, kaya nga, that's why I was telling you, what can you share? Medyo matipid ho kayo. I'm sure out of respect na rin po, no, doon sa inyong private meeting with her. But what can you share? Sabi niyo, nakikita niyo sa mata niya na ano, may pag-asa, na tumakbo siyang Pangulo, ganun mo ba? Yung patriotism is burning in her eyes habang kinakausap ko siya. I see some hope. Yes. Yes. You know, I asked Secretary Cusi about that. Pero ang sinasabi ho niya, so this becomes, maybe this is something you can explain further to us. Sabi niya, obviously, yung pagpunta niyo is obviously a out of your own initiative. But that is not the party position. That's what I remember Secretary Cusi telling me when I asked him to react about your meeting with Mayor Sara Duterte Capio. Sabi niya, yun po yung personal offer ni Senator Bato para po kay Mayor Sara. So, how do you reconcile that, sir? Meron mo kayong sariling inisyatibo to push her, encourage her, or convince her to run, para magpapa, you will withdraw. Yet, the Secretary Cusi is saying that's not the party position. Do you see a problem there, sir? Wala naman kung nakita ang problema, no? With all due respect sa aming party leadership, totoo yun. That was my personal business going to Davao City Hall to meet with Mayor Inday Sara, at hindi po yun sanctioned by the party. Wala mong problema doon, pero ito lang, Pinky, no? Do you think kung napa-oo ko si Mayor Inday Sara, sabihin niya, sige, willing ako mag-substitute sa'yo. Magsasubstitute ako sa iyo. At malaman ito ng aming party chairman na si President Duterte, do you think hindi kami magkakaroon ng adjustment? Siguro, baka sabihin naman ni Pangulong Duterte na, oh, mas malaki man ang winability ni Inday Sara. Mas mataas siya sa survey, so why not change our position? Baka magbigyan rin niya ng piece of advice yung aming partido na, oh, Secretary Cusi, let us reconsider our position on the standard bearer. May posibilidad na gano'ng mangyari, but as a party decision as of now, totoo po yung sasabi ni Secretary Cusi na talagang go na kami for Bato, go tandem. Go. Yan po. At hindi na siya nag-entertain pa ng possible changes of heart ni Inday Sara. That's the party stand right now. Senator Bato, quite honestly, how did you feel when there was that meeting between Mayor Sara Duterte Carpio and presidential aspirant Bongbong Marcos, to which also it came out na meron po lumabas nga na tinanong supposed to be ni Mayor Sara how the regional party, her regional party, which is Hugpong ng Pagbabago, can help the candidacy of presidential aspirant Bongbong Marcos. Ano hong inyong naging pakiramdam doon? Malapit po kayo sa kanya, ikaw po nasa ibang partido, and yet may lumabas po na ganun. Well, thank you, no? Unang-una, klaruhin natin na kami ni Senator Bongbong ay ni former Senator Bongbong ay hindi po magkalaban. Magkakampi po kami. Klaro yan. Wala pong problema sa amin. But pagdating sa issue na yan, na sinabi mo, how did I feel? Really, to be honest with you, I did not feel any insecurity pagdating sa support ni Mayor Inday Sara.
Kasi very clear man, sinabi mo, no, na sinabi lang ni Inday Sara na he will find the ways and means how to support the candidacy of Senator Bongbong Marcos. Being a friend, normal yan na maghanap ka talaga ng paraan, matulungan mo yung kaibigan mo na tumatakbo. Pero hindi naman siya sinasabi na I will support you 100% Senator Bongbong and I will dump 100% Senator Bato. Wala man siya sinabing ganun. So hindi pa ako na insecure. And knowing Inday Sara, Milabo. Kilala ko yan, maliit pa yan. Milabo, Bato. Bata pa yan, kilala ko yan siya. Hindi pa ako na insecure. Relax kayo. Then that makes me think, sir, that in case she really does not run, that you are confident that she will support you as well. Ganun ba? What? Ay, hindi ko na siya pangunahan, no, pagdating dyan, nakakaya naman kami or Inday. Pero I'm just laying you the background. Okay. Kung paano. Pero basta, hindi ako insecure, promise. So yan mga kabanat, yun ang video, no, na interview ni Senator Bato de la Rosa kay Pinky Wave, kung saan ay yun patungkol doon sa mga plano nila na itong si President Duterte gusto nilang hikayatin na tumakbo ng sa pagka-senador o hindi kaya vice presidente. At ngayon, yung sinabi niya na hindi daw siya insecure doon sa pag-endorso kay Bongbong Marcos. Siguro hindi, nakikita ko, hindi ka insecure kasi wala kang kabalak-balak, kung wala sa puso mo na tumakbo sa pagka-presidente. Kundi kaya confident ka na papalitan ka pagdating ng May 15. Siguro, pero kung talagang desidido ka sa puso mo, tumakbo ng pagkapangulo, tapos nakikita mo yung halos kaibigan mo, kakilala mo, anak ng presidente na ang presidente malapit sa iyo, tapos yung sinuportahan ng anak ng presidente na ay ibang kandidato, hindi posible na hindi ka nagkakaroon ng konting damdam diyan, insecure diyan. Hindi yung, 'di ba? Sasabihin niya hindi daw siya na insecure. Imposible. Lumalabas sa pamamahayagan na kumpirmado ng inindorso ni Inday Mayor Sara Duterte itong si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Doon pa lang sa word na ganyan, medyo undesirido ka, tumakbo ng pagka-pangulo, magkakaroon ka na talaga doon ng sabi, oy, di ba magkakaroon ka talaga ng kampo doon? Pero sabi niya, wala daw siya na, no, pero ibig sabihin, walang kabalak-balak mga kabanat na tumakbo talaga ng pagpangulo si President ay si Senador Bato de la Rosa. So doon naman sa sinabi niya doon, no, konti lang, konting ano ko lang ito comment doon sa sinabi niya kay Mark Villar na head ng DPWH. Sabi niya marami daw achievement itong si Mark Villar. Sa akin, hindi ko masasabi na achievement yan ni Mark Villar, eh. 'Di ba? Sa inyo palagay mga kabanat. Ako hindi ko masasabi 'yan. Kayo siguro sasabihin niyo achievement. Sa akin kasi si Mark Villar ay isang trabahador, kumbaga, ika nga. Sinasahuran siya ng taong bayan para gawin yung trabaho na 'yan. Oo. Halimbawa, isang empleyado ako, inutusan ako ng amo ko, ginawa ko yung kalsada, nagpagawa siya ng bahay. Ibig sabihin, achievement ko ba 'yun? Hindi. Achievement ng gobyerno 'yun, achievement ng sasabi siguro achievement ni Presidente Duterte, pwede. Pero yung sabihin mo achievement ni Mark Villar, si Mark Villar sinasahuran ng taong bayan para magtrabaho. Yun ang ano ko doon. Kasi yung mga politiko minsan, yung mga trabahador, ng halimbawa itong namumuno sa DPWH, kapag may nagawa silang proyekto, hindi nila masasabi achievement nila kasi sinasahuran sila dyan, eh. Hindi naman sila nilagay dyan para libre yung sahod nila. Diba? Hindi naman sila nilagay dyan na para hindi sila mag trabaho din para lang talagang totoong gusto nila, nagtatrabaho ako dito para kahit di ako sahuran makita ko yung may ginagawa ako, pang ganun. Pero hindi sinasahuran ang mga yan, eh. Kaya hindi ako sang-ayon na sasabihin mo achievement mo yan, samantala yung realidad dyan ay trabahador ka lang naman dyan, di ba? La Duque, sila ni Duque trabahador lang yan, eh. Sila ni Cusi, di ba? Nilagay yan, trabaho, nilagay sila dyan bilang trabahador ng bansa. Hindi para ano, diba? Yun ang ano ko doon mga kabanat. Ayaw ko kasi mga ganong word na
Kaya ngayon, nakikita mo sa social media, binabalandra ni Mark Villar yung mga coastal road, mga skyway stage 3, na alam naman natin na build, build, build daw yan. Pero ang kinerealidad, ang realidad ay, kira mo na ang parang gawa yan. So paano napunta sa build, build, build yan? Utang, utang ba ng gobyerno yan? Eh, pag ang word, ang salitang build, build, build kasi automatic diyan sa pagkakaalam ko, pakikorek ako kung mali. Yan ay gawa ng gobyerno at pundo ng gobyerno, bagamat sinasabi utang yan, automatic babayaran ng gobyerno yan, di ba? Ay nako, talaga medyo nakakaano yung mga sitwasyon sa ating bansa, mga kabanat, lalo na dito sa politika na ito ni Bato, na kung ano-ano na lang ik-ik, di ba? Makita mo talaga na wala siyang seryoso sa kanyang tinatakbuhan eh. Di ba? Kasi wala siyang bagay. Yung nga sinabi niya, tinawagan na lang siya na magpa-candidacy, medyo awkward na yun, kumbaga. Questionably na yun, mga kabanat. So hanggang dyan na lang muna, kabanat, yung video. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ito kung kayo'y baguhan lamang dito. Well, bilang support niya rin nyo sa channel ito. So maraming salamat.